Magtatapos man ang termino bukas ng tanghali, nananatili pa rin ang mataas na approval rating ng mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ayon sa pag-aaral ng Pulse Asia kung saan sa kabila ng hamong kinaharap, approve pa rin sa nakararaming Pilipino ang Pangulo. Ang serto ng balita mula kay Melales Moras live. Angelique Tubos ang pasalamat ng Malacanang sa patuloy na suporta at tiwala ng sambayanang Pilipino sa Administrasyong Duterte mula noon hanggang ngayong patapos na ang kanilang termino. Sa pinakabagong pag-aaral ng inilabas ng Pulse Asia Research, nakasaad na napanatili ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mataas na approval rating sa loob ng 6 na taon. Base sa listahan ng kanilang mga naging survey, makikitang sa simula pa lang mataas na ang ratings ng Pangulo. Hanggang sa pagtatapos naman, kahit sinubok ng COVID-19 pandemic ang bansa, nananatili itong mataas. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Communications Secretary Martin Andanar, lubos ang pasalamat nila sa publiko dahil sa patuloy na pagtitiwala sa administrasyon. Kanina, opisyal nang itinurn over ni Secretary Andanar kay PCOO Secretary Designate Trixie Cruz Angeles ang ahensya, mahalagang dokumento at mga programa ng Presidential Communications Operations Office. Malugod naman itong tinanggap ni Secretary Designate Angeles at nagpasalamat siya sa maunlad na PCOO na kanilang pangnumunuan. Kasama rin sa programa kanina ang iba pang outgoing at incoming PCOO officials. Pagkatapos ng turnover ceremony, inikot pa ni Secretary Andanar si Secretary Designate Angeles sa kanyang magiging opisina. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga opisyal kanina. Maraming salamat sa ating mga kababayan sa inyong patuloy na pagsuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa inyong appreciation sa lahat ng mga ginawa ni Presidente, mga polisiya niya, sa agrikultura, sa ating health sector, sa ating economic sector, lahat ng ginawa niya. Actually here, I'm very grateful for what Sec. Martin has already built and for what this PCOO has already done and served for the country. So yun, sa ngayon, what I'm feeling now is gratitude. Angelique, hanggang ngayon nga, no, June 29 na, ay may mga bago pang inilabas na batas ang Malacanang, hinggil pa rin sa mga kautusan ni Pangulong Duterte, kabilang dyan ang pagtatuyo pa rin ng ilang campuses at pagbibigay ng ilang prangkisa sa ilang kumpanya. Angelique? Yes, Mela, ngayon magtatapos na rin ang termino ni Secretary Andanar. Napanggit ba niya kung ano na ang mga plano niya sa labas ng Malacanang? Angelique, sabi nga kanina ni Secretary Andanar, matagal-tagal din yung naging pamumuno niya, no, 6 na taon. Kaya ngayon, ang kanyang plano ay gugugulin muna niya ang oras na darating sa para sa kanyang pamilya. At sabi nga niya, gusto muna niyang magpahinga at abangan na lamang din yung magiging susunod na mga hakbang niya sa karera man o sa iba pang aspeto. Pero ngayon, Angelique, no, lubos siyang nagpapasalamat, hindi lamang sa tiwala na binigay sa kanya ni Pangulong Duterte na pamunuan yung PCOO, kundi maging sa patuloy na kooperasyon at tiwala ng ating mga kababayan. Angelique? Yes, Mela, ito ano, inaabangan din ng mga tao. What's next para kay Pangulong Duterte? May mga aktibidad ba siya na dapat nating abangan? Angelique, bukas nga, bukod naman sa turnover of power na mangyayari nga sa Malacanang, inaasahang may mga aktibidad pa rin si Pangulong Duterte. Ito nga, sunod-sunod yung mga Thanksgiving events niya, pero hindi pa lang natin na kinukumpirma pa lang natin ngayon yung mga oras at yung mga particular na lokasyon. Pero Angelique, no, dahil nga punong-puno ng pasalamat yung puso ni Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino, dahil na nga rin sa talagang tiwala at kumpiyansa sa kanya ng ating mga kababay na nakikita naman sa mga survey at sa iba't iba pang pag-aaral, talaga inaasahan natin na magkakaroon siya ng mga serye ng Thanksgiving, hindi lamang sa mga opisyal na nakasama niya sa paglilingkod sa ating mga kababayan, kundi maging sa ating mismong mga kapwa Pilipino. At yan nga ang abangan na lamang, Angelique, sabi ng Malacanang. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Les Moras.